mañana. What's up guys? Ako nga pala si Pendy. And ngayon, kwento ko sa inyo na first time ko mag-motovlog. Yeah. Actually, bago lang ako natutong mag-motor and this is my second year of riding a motorcycle. Pero natuto na ako mag-motor way back, siguro mga 5 years ago yun. Yeah. And then this is my first bike. Para sa mga new viewers dito sa channel ko, I'm deciding to go back to YouTube and post some vlogs about motorcycles, motovlogs, and about my pets, mga aso, kasi yun yung hilig ko. Yeah. Kung gusto nyo manood ng mga about sa aso, or yung mga ibang travel vlog, kung gusto nyo makita yung mga dati kong mga travel vlogs, just watch my videos, visit my channel. Yan, check nyo lang yung mga dati kong mga travel videos ng mga college student pa ako. So first time ko nga mag-motovlog ngayon. So umalis ako ngayon kasi susunduin ko yung aking misis. And I want to try this GoPro Hero 4 Silver sa motovlog. Ngayon, itong GoPro na to, matagal na to sa akin. Siguro mga 8 years since lumabas tong GoPro Hero 4 Silver. Meron na ako nito noon. And ito lang yung isang action camera na meron ako. Kaya ngayon, ginawa ko, bumili ako ng mga accessories para magamit ko tong GoPro Hero 4 Silver for motovlogging. Ayan, kasi ngayon, nakikita ko, ang daming gumagamit ng mga bagong model ng GoPro Hero, pero sobrang mahal. Yung GoPro 11, 30,000. Oh, shit. So yun, sabi ko, kung total, meron naman ako GoPro Hero 4 Silver, yun na lang muna yung gagamitin ko. Kesa bumili ako agad, kakasimula ko pa nga lang. Ayan, check nyo yung mga videos ko, marami doon, mga luma na 5 years ago, 2015 pa, 8 years ago. Ayan. Yung college pa ako, sinishare ko yung mga field work namin, mga field trips namin nung estudyante pa ako as a geology student. So ngayon, nandito ako sa Manila, susunduin ko ng aking asawa para maaga makauwi. Diyos ko. Dati kasi nag-back to office siya. So this January, back to office siya. Ayun, tinry niya ulit mag-commute. So 6 PM yung ano niya, yung uwian. Tapos from Makati to Las Piñas, sinabot siya ng 3 oras. So ganun na. Wala na siyang time para sa baby namin. So we've decided na sunduin ko na lang siya araw-araw. Mas matipid pa. So wala siyang gastos. So magbabaho naman siya. Gas lang ng motor, di ba? Mas mabilis pa makauwi. Ngayon, sobrang traffic dito. Puta, inaabot na ako ng rush hour. Ang daming mga motorista dito. Ay, ay, ay. Yan, sa bukas, nag-go din. Diyos ko. Yan, makikita nyo dito yung view ng runway ng NAIA. O, diba? Nawak. Yan, ito yung usual route ko pag pupunta ako Makati from Las Piñas, C5 extension, and then dito sa Sukat Road. Kasi based on my experience, sinry ko na yun. Nag-try na ako ng Kaingin. Nag-try na ako ng dyan. Ah, hindi. Kaingin lang pala yung na-try ko. Medyo matagal. Dumarating ako. Umalis ako ng bahay namin around 5:15, and then dumarating ako dun sa office ng asawa ko mga 5:30 na. So medyo matagal siya. Yung tinry ko dito sa Sukat Road, and then lalabas ka dun sa tramo ba yun? Yung sa may 5 star terminal, and then EDSA. Mas mabilis siya. Mas mga nakakarating ako dun mga 15 minutes earlier.
about this motorcycle, itong gamit ko. First motorcycle ko to, itong Keyway na CR152. I've been with this motorcycle for about 2 years. And ngayon ko lang siya ulit nagamit-gamit ng araw-araw or madalas. Kasi dati yung trabaho ko, nasa field ako, so bihira ako talaga magamit tong motor na to. Binili ko siya nung 2021 pa. Ayun. 2 years na to sa akin, pero ang odo nito nasa 1,200 pa lang. So napakababa pa lang nitong motor na to, napakabata pa lang. Pero so far so good naman, wala pa naman akong naranasan na problema about this motor. Bukod sa dalawang beses na ako na flatan. Ewan ko, depende ata sa daanan na dinadaanan mo eh. Pero yun nga, nung isang araw na flatan ako, pauwi ako galing opisina. Medyo hassle nga lang pag na flatan ka ng gabi. Kaya ayun. Pero so far wala naman akong naging problema dito. Maintenance, alaga naman, regularly na change. Modification, wala pa naman ako masyadong nababago dito. Pag tinignan mo yung motor ko, parang ano pa rin siya, almost stock, pero maganda na siya sa paningin ko. Mga binago ko, handlebars, handle grips, side mirror, ito, ginawa ko siyang bar end kasi medyo mahaba nga yung stock na side mirror na itong CR152. Yan. Ewan ko kung napapansin nyo, yung tunog niya, nagpalit ako ng pipe nito, yung kinuha ko yung BR battle pipe. Stock tires pa rin, okay pa naman, sulit ko. Medyo makapal pa yung gulong nito kasi sabi ko nga, nasa 1,200 pa lang yung auto nito. So, kaya try kong putin muna itong gulong bago bumili ng ano. Pero, ayun. Meron din kasi kami sasakyan, so mini-maintain pa rin namin yun bago bumili ng mga accessories dito sa motor. Importante yung mga sasakyan kasi laging sumasakay dun yung baby namin. Kamusta ka kuya? May kapagod sa trabaho, no? Hirap talaga kumita ng pera ngayon, guys. Pumapasok everyday. May saludo sa mga ibang trabahador dyan, alam mo, mga nagtatrabaho sa mga establishment, sa mga malls, sa mga restaurants, everyday yun, pare. Everyday kumakain para sa pamilya nila. May saludo sa mga mga tol. Kamusta ba? Okay pa ba itong GoPro Hero 4 Silver? Iniisip ko nga, total, meron rin kasi akong camera for vlogging. Bumili ako ng camera last year. It's a 4K camera, pero itong GoPro, pwede naman ito mag 4K, pero 15 frames per second. Iniisip ko, kung pwede akong kumuha ng mga footage dito sa higher resolution ng GoPro Hero 4 Silver. 1440 ata yun or 2.7K, pero meron pa rin ano dun eh, 24 frames per second and 30 frames per second. So iniisip ko, ang problema ko, wala pa akong extra battery kasi nga luma na to, isa na lang yung gumagana sa mga battery niya. Matetest ko rin ngayon kung gaano katagal siya mabubuhay. Wala pa akong nabibiling battery kasi tumino ko sa Facebook kanina, 1,000, you see it, parang tatlong batteries yun with a charger, yung smattery ata yung tatakbo. Yun na lang muna. Very good naman to. Problema lang talaga dito sa GoPro Hero 4 Silver is yung stabilization eh. Yun din yung issue ko dati pa eh. Sabi, napaka... Pero maganda naman yung video quality nito. Diba yung resolution? Dati wala pa namang 4K dati, 1080p lang yung ginagamit ng mga tao eh. So maganda na rin siya, yun nga lang, walang stabilization. So, siguro pag nakapag-ipon-ipon, makabili ng, makapag-upgrade ng mga
pag-upgrade ng bote. Bahala ko sana mga at least GoPro 9 or GoPro 10. Pero syempre, try muna natin to. First moto vlog ko pa naman to. Let's see. Yeah, and so pag napatpat ka dito sa channel ko, napanood mo tong video na to, pag nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like this video, subscribe, at magpo-post ulit ako ng mga ganitong moto vlogs. Possible mag-review ako ng mga ibang motor, kasi yung kapatid ko mahilig din sa motor, at magpo-post din ako ng mga vlogs about pets, about dogs, kasi marami na akong mga alagang aso, mga French Bulldog, kapag-alaga na rin ako ng American Bully. So check nyo, ito ang link sa gilid, ililink ko yung previous videos ko about deworming your puppies. Tayo sa mga, hindi ko alam kung anong pangalan ng daanan to. Dito rin kami dumadaan pagpauwi. Pagpapala ako sa motor kaya hindi ko pa master yung mga singit-singit na ganyan. Medyo mabagal pa. Ayoko rin makaabala ng ibang motorista eh. Mahirap. Diba? Sayang oras mo. Sayang pa yung pera mo. Kaya dapat chill-chill ka lang. Saka meron akong nakita. Nakita nung kahapon ba yung Bristol Vantaggio na scooter. 150cc. Pero kanta. Gusto ko nga rin magkaroon ng scooter. Siguro pag binihinta ko itong Keywazer 152, baka yun yung kunin namin. Kasi syempre, automatic, mas madaling bit-bitin kaysa sa mga manual na motor. Siyang angas men, di ba? Classy, classy yung itsura niya. Nakita ko kagabi puti. Ganda. Ang kinaganda doon, doon sa Bristol Vantaggio, kasi nanonood din ako ng mga reviews eh, yung mga vlogs about Bristol Vantaggio. Ganda doon, naka dual ABS, so safe na safe kayo, di ba? Dual ABS, safe ka, pero dapat huwag ka pa rin kamote sa daan. Ganang features yun ha. Kasi yung Vespa, nasa 100, parang kapresyo na yun, 160,000. Parang ganun yung price nung yung pinaka mababang variant ng Vespa, yung 125. So 125 ata yun nung Vespa, pero walang ABS. So yung Vantaggio sa Bristol, naka ABS na, so maganda na siya. Ano ba itong katabi? The GSX. Yes. Lucky. Pangarap din natin, pero kailangan natin ang pera para sa ating mga priority sa buhay. Pangarap lang natin na soon, makakabili din tayo ng gandang bike. Punta rin ito iso. Sarap mag-motor! Siguro pag nag-ride kayo sa probinsya, sobrang presko ng hangin po. Tsaka matatraffic ka lang sa mga bayan. Dito. Paparanasin ka lang ng mga 10 segundong hangin, tapos traffic na ulit. Lagi lang talaga dito sa Maynila.
salita ka pa ng salita dito. Nung pag nagmumotor ka na, parang excited din sa lalabunan. Kaya, yun pala itong ginagawa niyo, mga motovloggers. Tapos, nakaride pa kayo mga ilang oras. Damn. Ito na tayo sa Ayala Tunnel. Buti na lang, nandun na tayo sa opisina namin sa paraan. Paparinig ko sa iyo yung tunog ng CR-152 dito sa tunnel. Pinili ko itong beer bottle pipe dahil natutuwa lang ako sa tunog. Hindi siya masyadong maingay pero may dating yung tunog, di ba? Hindi siya ganun kaingay sa paligid. Stop here on red signal. Usually, nag-go ako dito eh. Pero sabi, stop here. Turning vehicles, give way to motor. I'm sorry. Shit, nakaharang pala ako. Kasi usually, nag-go ako pag nakahinto eh. Basta turning right. Stop here lang. Wala naman sinabing no right turn on red signal. Pwede siguro. Singit-singit lang tayo, sirs. Singit-singit lang. Hindi ako naman, hindi naman ako masyado sumisingin pag maganda yung dali ng traffic. Nag-filter lang naman ako pag ganun talaga. Pag bumper to bumper. Siyempre, yung advantage ng pag gumamit ka ng motor sa pag-commit mo, di ba? Because, well, take advantage of it, right? HV De La Costa. Alright, dito na rin ako. I guess I'll end my vlog here and thank you for viewing and watching my first ever motovlog. So hopefully nagustuhan niyo tong munting motovlog ko and please like and subscribe so I can continue para maganahan po tayo mag motovlog pa sa mga susunod pa nating adventure. So andito na rin ako. Alright. See you sa mga susunod na mga vlogs. Ito na yung asawa ko. Hi, Mami! Diba? May dashcam na tayo. May dashcam na tayo. Gaganda yan. Yung vlog mo din eh, no? Ha?
vlog mo din. O, kanina pa ito nakuhaan. Buti nga hindi pa namamatay eh. Pag na namatayan, automatic ba mag-save o hindi? Mukhang hindi. Yun na, hindi ko alam. Siguro naman. Ikat mo na kaya ngayon mo. Hmm? Para ma-vlog natin. Okay. Sana all kinakabitan ng helmet. Babe, si Alan kanina eh. Oo. KFC daw yung ulam natin pag-uwi kasi 4 months ni... libre? Alan ba eh? Ewan ko, si Rosebel ata. Okay na yung foot pegs mo? Okay na? Okay na, mami? Okay na? Hindi masyado. Bilis ko nga eh, di ba? O siya guys, hanggang dito na lang. See you sa next vlog. Ha? Sabi ko, hanggang dito na lang muna ang vlog. Ikot tayo muna pala natin. Oo nga. Bye guys, see you in our next vlog.